At sa puntong ito, makakausap natin si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, ma'am, at sa ating mga nanonood at nakikinig. Sir, bakit po ngayon nyo lang inilabas itong mga dokumento o aligasyon laban sa anak po ni Senador Panfilo Lacson? Gayong matagal na po pala ito ninyong alam. Actually, yung alam ko until this morning ay apat na shipment ng barko. Yung unang tatlong na-alert natin noong July ay nirelease natin eventually because Pampilakson Jr. produced a document that seems to be in after 12 days of my stay in the customs. Ang advice sa akin nung nag-examine nung document ay mukhang hindi natin kayang patunayan kung fake ito. That's why we wrote a letter to DTI verifying kung yung dokumento bang yan ay fake. Eh, until today, yung DTI hindi sumagot. So after 30 days, responsibility rin ng customs to release the shipment because mabigat na yung demurahin ng tatlong barko. So we release it with the presumption that Mr. Lacson, Pampilo Lacson Jr. is telling the truth. Now, in October, another shipload of cement was hauled in Legazpi. And again, he presented a document claiming na yun yung nagpapatunay na hindi undervalue by 50% yung kanyang deklarasyon. Pero yung document is ni hindi na permahan ng kahit sino. So hindi na siya nakalusot doon. So nagbayad si, in-upgrade ni Pampilo Lacson yung kanyang payment from $8 per metric ton to $16, that 50%, 100% increase. And I just find out today that aside from the 4 shiploads, meron pa po palang 63 na shiploads, 63 barko na ipinasok ito si Mr. Lacson na simento sa bansa. Mm-hmm. And the total amount of this in our market is 4.6 billion pesos. Ngayon, yung dokumento ng kanyang kumpanya, tiningnan ko ngayon umaga, ay 20,000 lang ang paid up capital noong 2015. So paano niya kayang mag-transact ng billion-billion na simento? Eh ang paid up capital niya ay 20,000. So ito ay malinaw na isang smuggling by undervaluating yung kanyang simento. Few days in July, after na-alert ko yung tatlong barko niya, sumulat yung Association of Manufacturer of Cement sa akin, reporting to me that Buongiorno, that's the company of Mr. Lacson, is the number one smuggler of cement to the country. Now, from July last year up to December, mag-isa lang po ako sa customs. Na-appoint lang po yung anim kong kasamahan nung December, nung January. So 6 months pa lang po kaming nag-iimbestiga. So ngayon, itong 6 months na to, ang naging resulta na ng investigasyon namin, 800 plus na outrightly sinuspend natin at kinancel ang kanilang import permit. 1,400, another 1,400 are under investigation, matatapos to sa September. Ito ay yung administrative case laban sa kanila. Pinili namin yung may mga shipment na na-seize na ng gobyerno. Now, itong na-alert lang na hindi na-seize, ito yung case ni Mr. Lacson, hindi pa namin na-umpisahan ng investigation kasi inuna natin yung notorious based on record. But this smuggling of Mr. Lacson is not an admin case. It is a criminal case. Dahil itong 63 more shiploads, makikita natin on record if he paid the correct duties or not. Within the day, we will know. Nakita na natin yung apat, hindi siya nagbayad. Yung sa tatlo, hindi siya nagbayad. Yung pang-apat na nahuli natin, napilitan na siya magbayad. Okay, okay, sir. Inangat na niya by 100%. Okay, sir. Meron kayong alam na bagong impormasyon. So information. This is... Yeah. Yes, sir. Tanong ko lang, sir. Ano itong ibang information niyo na ilang buwan niyo nang alam,
Eh bakit ngayon lang nyo lang sinasabi? Ito ba'y nire-reveal nyo lang ngayon dahil binatikos kayo o nag-accuse si Senator Lacson sa inyo kahapon sa kanyang privileged speech? Bakit hindi po lumabas ang mga ito sa mga hearing sa Kongreso? Hindi naman po kami tinatanong, sir. Saka ayaw kong i-distract yung investigation ng drugs. My intention is to present this after the investigation of drugs is concerned. Alam nyo, natatandaan nyo, at the start of the hearing, mayroon nabanggit yung chief of staff ko na imbisil, na isang congressman, ang banat nila ay we are trying to distract the investigation against us. That's why narinig nyo ako, whenever I'm asked to comment on other things, I said I do not want to comment on any other things because I want this investigation focused on this drug issue. Okay, so ito yung iniimbestigahan na natin at ito ay ilalabas natin after the investigation. Mm-hmm. Unfortunately, the investigation about the drugs is not yet finished. But I have to react on the claim of the senator that I'm on the take because this is the motivation. Maybe yung mga tao niya alam niyang we are now investigating. Anim lang po kami sa loob, pinangalangan na niya kami. Of the 23 appointed positions doon, anim lang pong aking rekomendado. So yung 17 po, hindi ko po rekomendado. At marami po, aywan ko, sana si Senator Lacson imbestigahan niya yung kanyang sinabi kasi gusto ko naman talaga I texted him, I want the truth to come out. Please investigate. So ito pong, so that mabigyan mo rin ng hustisya yung mga inosente. So sir, ito pong sinasabi ni Senator Lacson na may 100 million pesos daw na agad na pasalubong sa inyo pag upunin nyo sa Bureau of Customs, pinasisinungalingan nyo po ito? Iyan po ay isang nakakatawa. Hindi ko lang pinasisinungalin. It's really ridiculous. It's really baseless. That's why I pity the senator. He has become what he is today. Hindi to yung pagkakilala ko sa kanya. I worked for him when he was a PAOC chief. That is not my impression of him at that time. At handa po ba that's kayong... why I texted him a while ago. Opo. At handa po ba kayong pabuksan yung inyong bank accounts or magpa-lifestyle check kung sakasakali para lang Yes po. Opo. I will sign a waiver. Right now, anybody, every records of me, banks and everything, you are free. Oh, I want any banks account, any records of my properties, everything. Okay, please, sir. Please do, Senator Lacson. I will sign anything you want. I'll sign it. Okay sir, itong sinasabi niyo tungkol sa... That's why I want you to investigate. Yes, sir. Sir, itong sinasabi niyo tungkol kay Senator Lacson at kanyang pamilya, ito ba'y tip of the iceberg lang? Meron kayong nalalaman tungkol sa iba pang mga politiko at kanilang mga pamilya na nakikialam dyan sa Bureau of Customs? Sinabi ko to kasi idol ko si Senator Lacson. Like millions of Filipino people, idol natin siya. Magandang imahe niya. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Pero ito yung kanyang ginagawa sa customs. Nakuha nyo? Okay. So, kaya ako, totoo, I asked 3 times the president. After he said that he trusts me, I asked him to kick me out. To remove me from customs. Hindi ko kaya. Hindi ko masikmura. Mm-hmm. This is not my place. Okay. Lahat na ng kaibigan ko, kaaway ko na eh. Mm-hmm. Lahat na ng kaibigan ko. Because... sinabi ko naman sa inyo ever since eh. When you ask me, ano bang alam ko sa custom? Sabi ko wala. But I know one thing. I can say no to anybody. To everybody. I can say no. So, yan. Yun lang ginagawa ko. Alright. So pagkatapos po nito sir, nagbitiw na po kayo sa Bureau of Customs. What's next for you sir? Kayo po ba ililipat sa ibang pwesto sa gobyerno? Or you'd rather na private person na po? I did not ask. Let me make this very clear to everybody. I never asked for government post. Yes, but it was really a challenge to me. I see the customs as an institution that we can still fix. We can still fix. But we were not left alone to fix it. You can see everything. Now, for me, if you don't want to fix this bureau, it is not the loss of your commissioner. It is the loss of the country. That's why I urge everybody to please support the next commissioner in fixing the bureau. Stop meddling. Stop meddling and pretend that you are clean boy. Come on. Yan ang katotohanan.
Kaya sabi ko, huwag tayong magpanggap. Sinabi ko na po yun nung unay. I warn you people. Mm-hmm. Don't pretend. Mm-hmm. Don't pretend. Okay, sir, was there any... Help the country by fixing your Bureau of Customs. Sir, nagkaroon na ba kayo ng pulong dati ni Senator Lacson para tanungin siya tungkol sa mga isyong itong inilalabas nyo ngayon? Yeah, and... Yes, until yesterday, I believe in him that he's reasonable man, that he has justice in him. But what he did yesterday by naming me, by naming General Ikarma, by naming Gambala, by naming Maestre Campo, by naming Ebrio, come on, we both know, Senator Lacson and I both know that those people are very honest. I don't know his motives. Gusto niyo bang magpasikat? Ginagaya mo na ba si Senator Trillanes? Maninira ng matitinong tao para sumikat ka? Gusto mo ba tumakbo uling presidente? What's your motive? What's your motive? O gusto mong pagtakpan ito? O gusto mong pagtakpan ito? So I urge you to investigate this as urgently as you want to investigate the shipment of Shabu. Senator Dick Gordon, baka gusto mo rin 4.6 billion shipment of cement ito at pinangalanan ng manufacturer, Cement Manufacturer Association of the Philippines, that Bongiorno is the number one smuggler of cement to the country. Baka this warrants your investigation, Senator Gordon. Mm-hmm. Baka gusto niyong imbestigahan. Mm-hmm. Dahil ito, nagpapakita rin to ng mga dummies. The documents will speak. If you investigate this, you'll see. You'll see what's the truth. Walang lies dito. Documents. Documents to documents lang tayo. Wala tayong hearsay. Opo. Documents lang ang titingnan nyo. So, aside, and you will see what is the truth about this. Aside from Senator Lacson, may iba pa po ba kayong mga politicians na nakikitang may anomalya dyan sa customs? Ma'am, maraming salamat po. At again, this is about Senator Lacson. And I do not want to speculate here. I am not a responsible person. I will name with evidence. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon.